Today, makakaroon tayo ng regular maintenance waxing ng ating Montero. This Montero is black in color. Kasi pagka black yung color, mahirap talaga i-maintain. So, kailangan masipag kang mag-wax. Pero in between dun sa regular waxing, meron ka nung quick waxing or detailer na dapat mong gawin para ma-maintain mo yung shininess ng kotse mo. But before that, shout out muna kay Kyle and Felix Vlog, ganun din kay James Lloyd Galyogo ng Davao City. Shout out din kay Gerald De Guzman. And also to Marlon De Leon. And shout out din kay JP Nara. And of course, special shout out kay Albert Abillones. And lastly, shout out kay Eric Ironico. Thanks for watching, guys. So ngayon maghanap ako ng quick detailer wax. Ang gagamitin ko itong aking Brompton New York Edition. Ito yung Brompton na folding bike. It's the best folding bike in the world. So very practical ito. Punta ako sa mall, gagamitin ko ito. I can fold it, I can bring it inside the mall. So wala akong problema sa parking. Since malapit lang sa amin yung mall, so punta ako using this bike. Itong Brompton, palagi ko itong dala. So, naka-fold lang siya, nasa isang bag sa likod ng kotse. So, ginagamit ko siya sa mga short trips. Tara, punta tayo ngayon. Okay, dumating na tayo dito sa mall. So itong bike, kailangan kong i-fold para may akit ko siya. So madali lang siyang i-fold. Very compact siya. So pwede ko siyang bit-bitin. So I'll bring this up inside the mall at doon ko na siya ihahabilin sa may customer service. Yan, nakasakay na siya sa escalator. Paakyat na ako sa mall at doon ko siya iiwan. So, very practical, di ba? So, by the way, this bike is made in the UK, sa London. So, medyo pricey siya ng konti. Yan, iniwan ko na siya doon sa may entrance. Binigyan ako ng number ng guard para mamaya i-claim ko siya pag uwi ko. So, ganyan lang ginagawa ko sa mga short trips. Okay, punta na tayo dito ngayon. Mamimili tayo, maghahanap tayo ngayon ng mga quick detailer wax. Ito yung mga liquid wax na ini-spray mo lang. So, hindi siya mahirap gamitin. So, for example, meron dito yung mga scratch and swirl. Yung turtle wax, medyo mura-mura ng konti. So, magaling din yung gamitin. Yung meron kang wax and dry, meron din sa exterior. Pinaka-okay kasi itong Meguiar's. Kung yan yung talagang wax siya, hindi yan yung quick detailer wax. Ginagamit ko yan yung 3 steps, pero mahirap gamitin kasi tatlong steps siya. Matagal masyado. So, ito ang possible na pwede natin bilhin itong wax and dry na quick and easy. So, in between dun sa main waxing mo, kailangan mong gamitin to. So, marami namang mga iba-ibang brand. Meron ding mga ceramic wet wax. Meron man ito yung jet black na sa mga black color na cars. Meron ding mga local. Ito yung mga local. Actually, ito mga local lang yan. Mga nire-repack lang yan . Nasa mga drum yan, tapos nililipak. Alam ko yan kasi minsan nagtrabaho ko sa isang Chinese company, nagriripak ng mga ganyan na mga gamit. This one is also a local brand na widely distributed. Ito, the best ito, yung Meguiar's na quick detailer. Medyo expensive siya, especially itong ultimate detailer, quick detailer ng Meguiar's. Very good quality. Mga 1,100 ang isa nitong quick detailer. Yung ultimate, itong pinaka-favorite ko. Medyo mahal nga lang din. 1,300 pesos siya. Pero napakaganda lang gamitin. Kasi nga, high quality. Basta Meguiar's, ano. Yan, meron din siyang ultimate polish. Meron din silang supreme shine. So, those are all liquid wax na madaling gamitin.
Okay, next, tinimingin din ako ng iba-ibang mga items, mga shampoo, pero I don't use those shampoo anymore. Nagwa-wax lang ako ng water lang din na waxing na kasunod. Ito yung turtle wax na yung presyo niya hindi masyadong mahal kasi mga 600 pesos lang siya. So, half nung sa Megyar. So, ito, pinagpipilian ko kung ito yung kukuhanin ko. Mukhang okay din ito. Pero kanina may nakita ko yung black na turtle wax. Since black yung color ng sasakyan ko, so I decided to select this one, to buy this one. To mga 609 pesos. Itong jet black. Kagandahan nito is designed for black color ng mga sasakyan. So ito yung kukuhanin natin. This is also manufactured by turtle wax. So sigurado ko good yung quality at saka hindi siya masyadong mahal. So, okay, sige. Pinili na natin itong Jet Black Spray Detailer. At tapos, maghahanap ngayon tayo ng basahan na gagamitin natin. Ano ba yung mga rug na available in the market? So, maraming klase ng mga rug, ano? So, dapat pumili ka nung hindi makakagasgas. Huwag kang gagamit ng pranela kasi nagmumulmulin yun. So, kailangan mo yung mga good quality na basahan. So, ito napili natin yung ultra fluffy na microfiber. So, ito yung gagamitin natin. So, ito yung pang polish natin. Alright, ready na. Tapos na. So, babayaran ko na ito. Pupunta na ako sa counter para makalabas na ako dito. Alright, let's go. Eto na, nasa counter na ako. Yun yung aking bike, oh. Naghihintay na siya. Pagkatapos dito, magbabike na lang ako. Eto na, kuhanin ko na yung bike. I-claim ko na with the number. And then, bumaba na ako ng escalator. Yan. So, kita mo, very effective, no? Nakabike ka lang. Hindi na istorbo, hindi ako nagbayad sa parking. Yan, in-unfold ko na yung bike. Tapos sabit ko na yung aking pinamili. And then, I'm ready to go. That's the beauty of the Brompton bike. Okay. Okay, first step, kailangan tanggalin natin yung alikabok. Tapos hugasan natin yung body bago natin i-apply yung wax. Kasi pag hindi mo ginawa, magagasgas yung alikabok, mag-scratch sa paint mo. So, kailangan wash with water and then tuyuin mo ng basahan para matuyo. And then after that, saka tayo mag-a-apply ng wax. Remember, ito yung in-between dun sa major waxing mo. So, once a month, kailangan mo rin maglagay ng ganitong quick detailer wax in addition to dun sa iyong regular na waxing. Yan, ni-spray ko na yung jet black na wax na quick detailer. So, madali lang siya kasi nga liquid siya. So, madali siyang i-apply. Hindi katulad ng wax na maganit gamitin kasi nga wax siya. Na paste ito. Hindi. So, tinignan ko yung kulay niya. Medyo blackish din yung color. So, na-enhance niya yung black color. Lalo siyang tumitingkad ng yung pagka-black niya. Yan, yan. Na-apply na natin ng using a clean cloth yung ating quick detailer wax. Apply natin. Pagkatapos, hintayin mong matuyo ng konti, saka mo ngayon i-bubbap din ng dry cloth mo. And the result would be very nice and shiny body. So, yung mga swirl marks saka maliliit na scratches, mahahide niya using this wax. So, ganyan ang magiging itsura niya nung ma-sprayan mo nung quick detailer wax. So, ang kagandahan nito, mabilis lang. Hindi ka mag-spend ng so much time kung nagmamadali ka. So, one application lang and it will give you a very good result. Yan, o. Na-applyan ko na siya doon sa buong body. Hindi ko nilalagyan ng wax yung glass.
sa body lang siya. Yan, oh, yun ang resulta. Baling ginagawa ko yung main waxing, yung talagang using paste na wax yung puso coat every 3 months. Ang iba nga, every 6 months. Ako, every 3 months. And then, yung pag-maintain nyo every month, ito yung ginagamit ko, yung mga quick detailer wax para mabilis. Para ma-maintain niya yung color, para hindi agad siya mag-fade. So, kahit ibilad mo sa araw, maganda siya, mami-maintain mo siya. Kasi pag pinabayaan mo yan, magkakaroon ng mancha, mahirap nang ma-preserve yung color. Especially itong black color talaga, napaka-masela nito sa waxing eh. Pag pinabayaan mo yan, madali siyang mag-fade ka agad. Tsaka makikita mo agad yung mga scratches. So, kailangan agapan mo na malinis palagi at palagi mo siyang winawax para ma-maintain mo siya. Alright, okay. If you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. Until next time, see you again in my next vlog. Bye!